Marami sa atin sa Pilipinas ang hirap talaga sa buhay. Pero kahit gaano pa karami ang pagsubok at balakid, basta may sipag at tiyaga, may ginhawa talaga matatamasa. Katulad na lamang kay Cherry May Dayo, isang 28 years old na dalaga na tubong Cagayan de Oro. Sa kabila ng hirap ng buhay na kanilang pamilya, ay pumasok na kasambahay para makatulong sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero dahil lamang sa kahayukan at kawalan na konsensya ng ibang mga tao, ay nawalan siya ng pagkakataon na maibigay ang pangarap na buhay sa kanyang mga mahal sa buhay. Ano ang nangyari sa masipag at mapagmahal na kapatid at anak na si Cherry May? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Pangalawa sa walong magkakapatid, si Cherry May Dayo. Nakagisna niya na ang hirap nilang buhay, kaya mula pa ng pagkabata nito, ay nangarap na talaga siyang umasenso ang buhay nila. Mas lalo pang tumindi ang pagnanais niya makatapos sa pag-aaral habang nakikita niya lumalaki na ang kanyang mga kapatid. Pangarap niya talaga mapatapos niya ng pag-aaral ang mga ito. Ang nakababatang kapatid niya na si Emily ang palagi nitong kakwentuhan. Sa tuwing may nakikita ang nakababatang kapatid na bago sa makakilala, ay nainggit ito. Parang kinukurot ang puso ni Cherry May, kaya nakapagdesisyon itong mamasukan na muna. Maswerte naman itong nakahanap ng pamilyang mabait na naging amo niya. Masipag naman kasi si Cherry May, kaya madali siya napalapit sa kanyang mga amo. Nang magdesisyon ng mga ito na mga ibang bansa at doon manirahan, ipinagkatiwala nila kay Cherry May ang bahay. Kapalit nito ay ang patuloy na pasweldo at ang pagpapatuloy niya sa kanyang pag-aaral. Hindi inakala ni Cherry May na magkakaroon ng katuparan ang kanyang matagal na pangarap. Pero simula na napunta siya sa poder ng kanyang mga amo, ay mas naging maginhawa na rin naman ang kanilang buhay. Nagawa niyang suportahan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid sa pag-aaral at nakakapag-ambag pa siya sa mga gastusin nila sa bahay. Kaya ngayon, siya naman ang magkakaroon ng pagkakataon na pumasok sa kolehiyo. Umabot na ng 12 years ang paninilbihan ni Cherry May sa kanyang mga amo. Kaya kilala nila ang ugali nito at talagang pinagkakatiwalaan nila siya. Kumpiyansa silang hindi nito papabayaan ang kanilang tirahan kahit wala sila dito. Kaya nagpatuloy lang sila sa kanilang buhay sa labas ng bansa. Habang si Cherry May naman ay nag-aral na mabuti para sa mga pangarap niya. Pero ang hindi alam ng dalaga ay may nagbabadyang panganib sa paligid niya. May mga grupo ng mga tambay na palagi nakikita si Cherry May na naglilinis sa bakuran ng tinitirhan nito. Alam nilang wala sa bahay ang mga may-ari at nalaman din nilang walang iba kasama si Cherry May sa bahay. Ang tumatayong leader ng grupo ay si Warren Amarga o alias Amang. May apat pa ito mga kasama palagi, sina Joel Johnson o alias Gerald, si Angel Mayrada at dalawang minor de edad na mga teenagers. Sakit sa ulo din talaga ang grupong ito sa lugar nila. Madalas sila magnakaw sa kanilang barangay. Ilang beses na rin naglabas-pasok sa kulungan si Amang, pero hindi talaga ito nadadala. Minsan nakatambay ang grupo sa tindahan na malapit sa bahay ng amo ni Cherry May. Napansin ni Amang ang dalaga. Sinabi niya sa kanyang makasamahan na sigurado umano itong maraming laman na gamit sa bahay ng amo ni Cherry dahil nasa abroad ang may-ari. Tiba-tiba umano sila kung magkataon, kaya nagplano kaagad ang mga ito kung paano papasukin ang bahay. Naganap sila na pinakamadaling paraan na mapasok ang bahay na hindi mabubulabog at magigising ang mga kapitbahay. Nang makapaghanda na ang grupo ni Amang, ay gagawin na talaga nila ang kanilang mga plano. Ang kawawang si Cherry May ay walang kalam-alam sa mangyayari ng gabing yun. Nagligpit na siya ng mga gamit at siniguro nakasara na ang gate sa labas at ang mga pinto sa loob ng bahay. Nagpasya siyang matulog na maaga dahil may pasok pa siya kinabukasan. Malalim na ang gabi nang may naramdaman siya kumikilos sa loob ng kanyang kwarto. Hindi na niya nakuhang buksan ng ilaw dahil may nakatutok na matulis na bagay sa kanyang leeg. Gumapang ang takot sa katawan ni Cherry May
dahil alam niyang walang makakatulong sa kanya sa mga oras na yun. Kaya sinunod na lamang niyang utos sa kanya na huwag sumigaw. Narinig niya may kumikilos sa labas ng kwarto niya, kaya naisip niya na may makasama pa ito at nililimas siguro ang mga gamit sa bahay. Dahil may makasamahan, ang buong akala ni Cherry May ay magnanakaw lamang ang nanloob sa bahay, kaya nanatili lamang siyang tahimik. Pero maya-maya pa ay naramdaman na niya ang kamay ni Amang sa mga masaselang parating ng kanyang katawan. Tinangka niya pa itong itulak sa umpisa, pero idiniin nito ang kutsilyo sa kanyang leeg. Nabuhayan pa siya ng loob na may pumasok na babae sa loob ng kwarto. Pero sinabihan lang ito ni Amang na lumabas at magpapakasaya muna siya sa dalaga. Binalot na talaga ng takot ang dalaga dahil sumunod din kaagad ang babaeng pumasok nang sabihan nitong lumabas ng kwarto. Nang lapitan siya ni Amang ay lumaban na si Cherry May at itinulak ito ng buong lakas. Pero nagalit ang sospek sa ginawa ng dalaga kaya sinaksak niya ito. Napasigaw ang dalaga, pero tinakpan lang ng sospek ang bibig ni Cherry May. Dahil sa lalim ng sugat niya ay nanghina na ang dalaga, kaya tuluyan na nagawa ng hayop na lalaki ang kanyang pakay dito. Nang matapos ay tinawag niya na ang kanyang makasamahan at tumakbo na sila palabas. Hinabol ni Cherry May ang isang lalaki. Nung sinunggaban niya ito, nahulog ang gulok nito at nagmamadali ng tumakas. Napakatahimik pa sa labas ng kanilang kali at napakahimbing ng tulog ng mga kapitbahay. Sa kabila ng sakit ng mga sugat ay pinilit ni Cherry May na makalabas ang bahay. Gamit ang naiwang lakas ay sumigaw ito ng saklolo. Mabuti na lamang at may nakarinig na kapitbahay kaagad kaya lumabas ito para tignan kung sino ang humingi ng tulong. Nakita nito si Cherry May na nakalupasay sa kalsada, walang salawal at naliligo sa sariling dugo. Agad itong sinakluluhan ng kapitbahay at tumawag ng rescue team. Pero hindi na ito umabot sa ospital nang dalhin nila ito doon. Binawian ng buhay si Cherry May ilang araw na lamang sana bago ang kanyang graduation. Ayon kay Senior Inspector Maricris Mulat, Station Commander ng CDO Police, nakita nila ang point of entry at ang murder weapon. Pero wala silang lead kung sino ang nanloob dahil ang tanging nakakita sa krimen ay si Cherry May. Kakaibang klaseng itak ang ginamit sa pagpaslang sa biktima. Mas mahaba ito kaysa sa ordinaryong itak. Malalim ang sugat sa dibdib ng biktima na naging sanhi ng pagkamatay nito. Maliban pala sa saksak na ginawa nito sa dibdib ay may isa pa itong sugat sa gilid. Ayon sa kanilang pag-iimbisiga, kumbinsido ang kapulisan na pagnanakaw ang dahilan ng krimen. Maraming gamit ang nawala, kagaya na lamang ng cellphone at laptop ng biktima at ang pera din nito. Isang bagay ang nasiguro ng mga kapulisan, hindi yon gawa ng mga big time na magnanakaw dahil hindi naman tinangay ang iba pang mga gamit. Bumagsak talaga ang mundo ng pamilya ni Cherry May nang ipaalam sa kanila ang nangyari sa dalaga. Ang nakababatang kapatid nito na si Emma ang talagang apektado dahil ito ang malapit sa biktima. Nang tinanong sila ng mga pulis kung may nabanggit ba ang dalaga na may pinagdududahan nito, wala ding naibigay na impormasyon ang pamilya nito dahil wala naman nakwento si Cherry May sa kanila. Lumapit na ang kapulisan sa makapitbahay at nagtanong-tanong kung may narinig o nakita ba sila nung araw na mangyari ang krimen. Ipinakita din nila ang gamit sa pagpaslang sa biktima. Pero wala din nakakilala dito sa mga una nilang tinanungan. Halos mawala na ng pag-asa ang kapulisan hanggang umabot sila sa looban ng lugar nila. May isang residente na tinatawag nilang bunso ang natigilan sa ipinakitang itak. Katagalan ay sinabi nitong kilala niya ang may-ari ng itak pati na ang mga taong palagi nitong kasama. Sa tono ng pagkakasabi ni bunso ay alam niyang gamit talaga ito ng taong kakilala niya. Ang pinangalanan niya ay si Warren Amang Amarga. Nakita na niya umano itong bit-bit ni Amang dati. Nakita niya ito nung nagiinuman ng grupo. Inaya daw siya uminom kahit isang baso lamang. Dala ng pakikisama ay uminom naman siya hanggang sa nakita niyang nahulog ang itak ni Amang. Tinanong niya si Amang kung para saan ang itak. Ang sabi lang sa kanya ay may paggagamitan lamang siya mamaya. Hindi na niya pinansin ito at umalis na siya. Agad kumilos ang grupo ng kapulisan at hinanap si Warren Amarga alias Amang. Hindi nga nagkamali si Bunso na palagi niya kasama ang grupo nito.
dahil magkakasama pa mang ito nang makita ng mga pulis. Hindi na nila nakuhang tumakas dahil pinalibutan na sila kagad ng mga pulis. Nang dalhin ang mga sospek sa presinto, ay agad din namang umamin ng mga ito sa krimen. Si Amang naman ay nagsabi na siya lamang talaga ang nagsamantala sa dalagang si Cherry May. Pero base sa mga testimonyang sinabi na makasama niya at maging ni Amang, matagal na niya pinagnanasa ng dalaga sa tuwing nakikita niya ito sa bakuran at nagwawalis o pumupunta sa eskwelahan. Nagkaroon lamang siya na pagkakataon na pasukin nila ang bahay na binabantayan nito. Dahil mayroong conspiracy, damay ang tatlo pang mga sospek sa kasong panggagahala, homicide at pagnanakaw. Ang dalawang minor de edad ay mapupunta muna sa DSWD hanggang umabot sa tamang edad. Kahit papaano ay masaya na rin ang pamilya ni Cherry May sa nakamit na hostisya ng dalaga. Sayang nga lamang, hindi na neto makakamit pa ang kanyang mga pangarap dahil ninakaw na ito ng walang pusong kumitil ng buhay niya.